Hi mga kabilbel! Welcome back to my YouTube channel! So yun mga kabilbel, ang topic natin for today eh related sa Christmas. Since ilang araw na lang po ay Pasko na, Merry Christmas to all! Ayan. Yun, yung topic natin related sa Pasko, medyo throwback nga lang. Ayan. Kasi, ang topic natin for today is all about the top 10 things that get me excited when Christmas season is approaching when I was a kid. Ayan. English. Oh. Pero, Tagalogi na lang natin kasi wala akong tiwala sa grammar ko. Ano nga ba yung mga 10 bagay na nakakapagpa-excite sa akin nung bata ako kapag ka sumasapit na yung Kapaskuhan? Yan. Ito ha, ano, buong Christmas season yung pinag-uusapan natin, hindi lang yung mismo araw ng Pasko, hindi lang mismo yung December 25. Yan. So, mula September yon. First on my list, excited ako noon. Pag September na, excited na ako kasi medyo lumalamig-lamig na yung simoy ng hangin noon. Unlike ngayon kasi, parang medyo iba ang panahon ngayon eh. Hindi na September eh, hindi pa masyado malamig. Pero noon, pag September na, medyo may simoy-simoy na ng Kapaskuhan. Yan. Excited ako doon kasi mainitin kasi ako eh. Gusto ko malamig. Yun. So, excited na ako pagka cold weather na. Yan. Next, number two. Excited ako pagka nakikita ko na, or meron na ako nakikita na mga Christmas lights and Christmas decors. Ayan. Parang feel na feel ko na ang Kapaskuhan noon. Kahit na hindi naman amin yung mga Christmas lights. Move on. Okay, number three on my list. Yun. Christmas vacation. Yan. Kasi syempre, nag-aaral pa ako nun. Elementary. Christmas vacation. Yun, excited talaga ako dun. Kasi ilang araw walang paso. Tapos, in connection with that, diba syempre, bago kayo mag-Christmas break, kikristmas party muna sa school. Yon, yun yung aking number 4. Yan, Christmas party at saka exchange gifts. Yon, sa school. Natatandaan ko, oo, umaattend ako ng Christmas party sa school, pero hindi ako palagi nagjo-join ng exchange gifts. Yan, kasi purita pa kami noon. Sabagay, purita pa rin naman kami ngayon. Yan. Kasi noon, ang konting karampot na pera ay mahalaga sa amin. Share ko lang sa inyo guys, kasi ang nagtatrabaho lang noon sa amin ay ang tatay ko ng Metro Aid siya. Yan. Hindi ko pwede sabihin Metro Aid lang siya. Kung alam niyo pa yung Metro Aid noon, yan. Mga millennials, ewan ko kung alam niyo pa yung, alam niyo yung Metro Aid. Pero yung mga ka-age bracket ko, alam niyo yan. Metro Aid, yung nagwawalis sa mga kalsada. Yun. Yun ang trabaho ng tatay ko noon. So, maliit lang ang sweldo, kaya mahalaga sa amin. So, kaysa ipambili namin ng Christmas gifts or pang-exchange gift, pamibili na lang namin ng bigas. Yun. Next, excited din ako. Ito yung number 5. Christmas songs at saka yung mga carolings. Yan, excited ako dyan. Kasi pag naririnig ka diba ng mga Christmas songs, Silent Night, yung mga ganun, parang feel na feel mo yung Pasko. Yun, ganun. Tapos, carolings. Yun, masaya yun. Alam mo yung mga, kasi natatandaan ko nun, sumasama din ako sa mga kaibigan ko nun eh. Minsan lang kasi napakahigpit ng aking pudra. Si Pudra Bells, napakahigpit niyan. Ayaw ko palabasin ng bahay. Yun, minsan tumatakas ako, nakakasama ako sa mga carolings sa mga tropa namin. Gumagawa kami ng mga
alambre na nilalagyan namin ng mga tansan. Yun. Yung, alam ko may mga nakaka-relate ngayon. Yan, yun yung aming ganun-ganun. Yung pang ganun-ganun. Ang tawag doon, basta yun na yun. Tapos, yung magbubutas kami ng lata, lalagyan namin ng plastic, may mga goma, yun yung drums. Yan. Ganun. Excited ako doon. Nakakatuwa yung ganun. Tapos mga ngaroling kami, bibigyan ka sa mga bahay-bahay, bibigyan kayo. Mga 25 pa nun. 25. Mga ganun. G's. Yan. G-centimos. Yun. Malaking bagay na yun nun, ha. Pero nakalimutan ko na kung anong mga mabibili nun. Hindi ko na natatandaan. Nakaka-relate kayo, alam ko. Number 6. Yun, amoy ng bibingka at saka ng puto bumbong. Oh my God. Yun, kasi para ang sarap, di ba? Ang sarap, ang sarap. Kaso hindi naman sa pag-aano, ha? Mahirap talaga kaming, ako, hirap kaming bumili talaga ng mga ganon. Kaya nagkakasya na lang din ako sa amoy ng mga ganon. Kaya ngayon bibili ako. Sino pang bili na ako? yun yung number 6 ko, ha, yung amoy ng bibingka at puto bumbong. Yan. Number 7, simbang gabi. Oh, nakakapagpa-excite din sa akin yun. Kasi, pag nagsimbang gabi na, alam ko ang lapit-lapit na ng December 25, diba? Kasi sa Makati, ang bahay namin, malapit lang sa simbahan. Ano lang yon, chapel. Yan. Ang lapit lang, ilang bahay lang yung pagitan chapel na doon sa tiniterhan namin. Kaya kapag ka madaling araw, doon kasi ang simbang gabi madaling araw, alas 4, ganyan. Makikinig ko yung kalembang. Excited na excited ako noon, although hindi naman ako nakakapagsimba lagi. Natatandaan ko talaga siya. And hanggang ngayon na-excite pa rin ako pag naalala ko yun. So yun yung number 7 ko, simbang gabi. Number 8, bagong damit. Excited ba ako dun? Hindi ko alam kung excited ako dun kasi, excited ako kasi may bagong damit. Siyempre, lahat naman ng mga bata na-excite kapag may bagong damit sila tuwing Pasko, di ba? Pero ako, depende sa damit. Kasi, sa totoo lang ang natatandaan ko, ang naaabot ng isip ko, ha, na natatandaan ko, ang palaging bumibili ng bago kong damit na pamasko, yun tsahin ko. Yun. Shout out Ate Toying! Kaso nasa heaven na siya eh. Yan, love na love ko yun. Siya yung bumibili ng mga pamasko ko. Alam nyo ba na mga bistida yun? Alam nyo yung mga lace? Yung mga uso nun talaga na pang batang pamasko, mga may lace. Kating-kate ko nun, day! Hindi talaga ako sanay magbistida. Palaging ganun ang binibili sa akin. Hindi ko alam kung ma-excite ba ako doon. Pero na-excite ako kasi may bago, ganyan. Pero yun nga, pagka ganun mga style ng damit, parang kating-kating talaga ako. Pero thank you po. Thank you, ate. Number 9. Ito yung mismong araw na ng Pasko to, ha. Excited ako yung reunion. Alam niyo, hindi yung reunion na pupunta lahat ng kamag-anak, reunion as in family reunion or clan, ganun, hindi. Reunion kasi, di ba kapag ka, pagka Pasko, may mga dumadating ng mga kamag-anak nyo, na mamasko, tsaka lang kayo nagkikita-kita, ganun. Alam nyo yung hindi planado, yung matagal kayo hindi nagkita, of course masaya, dahil Pasko magkikita kayo. Yung mga ganun na reunion, nare-reunite kayo. Doon ako na-excite yung makikita ko yung mga kamag-anak namin na matagal ko nang hindi nakita or minsan meron ka pa nga hindi kakilala na kamag-anak mo eh. Nakikilala mo pag Pasko, di ba? Tapos, yun pang number 10 ko, yung, syempre, yung aginaldo. Pero ako nga nun, hiyang-hiya pa ako mamasko. No? Kailangan may kasama pa ako. Minsan, habulin ka pa ng aso. natatandaan ko pa, bihira kasi yung mga ninang ko, mga ninang, Pasko na. Hindi,
May natatandaan ako yung isa ko ninang, si Ninang Lucy. Yan. Siya lang yung alam kong mismong araw ng Pasko, eh, binibigyan talaga ako. Yun. Kasi malapit lang yung bahay niya sa amin. O yun, siya yung nagregalo sa akin ng watch. O, tanda-tanda ako yung Q&Q. Yung pa yung ano, yung pa yung tatak ng relo. Q&Q. Yan. Binigyan niya ako nun. So, yun, excited ako sa mga ganun. Tapos, yung pupunta kayo sa bahay-bahay ng mga kamag-anak mo, magbe-bless ka sa mga chuhin, tiyahin, ganyan. Tapos bibigyan ka. Kalimutan ko na eh, 5 pesos yata nun, pinakamalaki, ganun. Oh, basta mga ganun. Kakatuwa, nakakatuwa lang balikan. Alam ko nakaka-relate kayo. Siyempre, hindi naman pare-pareho. Yung mga may kaya, ba rin yung nakakapagpa-excite sa inyo. Pero ako, bilang na buhay ako ng payak, na simple, at hindi mulat sa yaman, ganun. Yung mga ganung bagay na nakakapagpa-excite sa akin. Yan. No offense meant, ha? No offense meant. I'm speaking for myself. Yan. And that's it, mga kabilbel. Yun na po yung aking top 10. I hope nakarelate kayo sa pagtutrowback ko. Ko na po ito papahabain. At baka pag pinahaba ko pa, eh matapos tayo, Pasko na. I hope nagustuhan nyo ang video ko ngayon. Kung nagustuhan nyo po, please give it a thumbs up. Yan. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel. Ako, Chabebeng. At sa mga patuloy na sumusuporta at sa mga subscribers ko, maraming maraming salamat po. At huwag po sana kayo magsasawa sa pagsuporta sa akin. Yan, balita ko, meron ako dyang ano, supporter. Big shoutout po sa Pili Family sa St. Matthew's Lipa. Hello po. Mega love shoutout po sa inyo. Salamat po sa panonood niyo ng mga vlogs ko. And hopefully, isang araw, eh, makapunta po ako dyan. At isasama ko kayo sa vlog ko. Yeah. Feeling. Feeling sikat. Hindi naman po. Grateful lang po ako na malaman ko na meron pala nanonood ng vlog ko talaga. Yun. Hi po sa inyo. God bless po. Thank you very much. And sa lahat po, thank you po sa inyong lahat. Dito ko na po tinatapos ang vlog. Till my next vlog. Bye!